Hi po, Miss JJ. Ako nga pala ito, si Leia. Nalaman ko ang tungkol sa iyo dahil sa TikTok. Follower mo ako doon. Gustong gusto ko ang mga 1-minute horror story mo. Kasi simple lang ang mga ganap. Talagang nangyayari sa totoong buhay. Gusto ko sanang ibahagi ang kwento ng aking Lolo Emong. Naganap ito 1970s. Hindi ko na maalala ang eksaktong taon. Nangyari ito sa isang probinsya sa Mindanao, sa Sarangani Province. Para mas madali, hayaan yung ikwento ko ang mga kaganapang ito sa point of view ni Lolo Emong. Dati ako nagtatrabaho sa isang mayamang pamilya sa Mindanao. At sa kadahilanan na naging mabuti akong empleyado, ay binigyan ako ng pagkakataon na maging tagabantay at tagapamahala sa kanilang rancho. Noong mga buwan na yon na nalaman ko na itinaas ang aking posisyon, ay bagong kasal ako ng asawa kong si Luz. At bilang regalo, pinatayuan ako ng aking mga amo ng isang maliit na kubo na di kalayuan sa kanilang rancho. Doon daw namin sisimulan ng aking mahal na asawa ang aming ibubuong pamilya. Malipas ang ilang linggo, nakalipat na kami. Madali lang ang trabaho ko. Sa umaga, nangangabayo ako, tinitignan ang mga baka na higit sa 100 kung wala bang nawawala o nangamatay sa mga ito. Inaalam ko rin ang mga tauhan ko kung nagtatrabaho ba ito ng maayos. Sa pagkakatanda ko, nasa 8 kami. Kasama na ang naging matalik kong kaibigan na si Manong Nardo. Napakagaan lang ng trabaho ko. At sa tuwing Sabado ng gabi, ay nagiinuman kami. Minsan, ang mga kasama ko sa trabaho, tinadala ang mga asawa nila at nagluluto kami ng gulay at pinagsasaluhan ang mga ito. Akala ko magaan lang at maayos ang lahat. Pero nagbago ang ito. Nung isang gabi ay nagsalo-salo kami at masaya kong idiniklara sa aking mga kasama na nagdadalang tao ang asawa kong si Luz sa aming panganay na anak. Ang pinagtataka ko lang ay parang hindi masaya ang aking mga kasama. Natahimik ang lahat hanggang sa binasag ni Manong Nardo ang katahimikan. Sinabi nito sa akin na hindi daw makakabuti sa aking asawa na manatili sa bahay habang nagdadalang tao ito. Siyempre, napatanong ako, ano ba ang mga dahilan? Sagot ni Manong Nardo, hindi ko daw alam ang mga kwento kung anong klaseng mga nilalang ang naninirahan sa likod ng bundok sa bandang kanluran na pinagtatrabahuan naming rancho. Ang nasa isip ko noon, mga tulisan, rebelde, o di kaya mga bandido. Pero ayon kay Manong Nardo, mas nakakatakot pa daw sa mga rebelde ang nasa likod ng bundok. Ang mga ito ay mga aswang gubat na agresibo at sumasalakay bilang isang malaking pangkat. Hindi ko mapigilang matawa sa sinabi ni Manong Nardo. Kwentong bayan lang ang mga aswang. Panakot lang yan sa mga bata. Pinutol ko na ang kwentuhan at inaya na mga kasama ko na buksan na namin ang isang galong tuba. Habang maaga pa, simula na ang inuman. Masaya ang lahat sa tagay. May nagigitara, may nagkakantahan. Sa tansya ko, nasa mga alas 11 na yon ng gabi, nang maisipan ng mga kasama ko na umuwi na dahil maglalakad pa ito pauwi sa kani-kanilang mga bahay. Pagkatapos naming magligpit ng mga gamit, ay pumasok na kami ni Luz sa aming silid para magpahinga. Dahil medyo may kalasingan na rin, nakatulog ako kaagad. Hanggang sa lumipas ang ilang oras, ay nagising ako sa sigaw ng aking asawa. Sumiksik ito sa akin habang umiiyak. Sumisigaw siya na parang may tinuturo sa dingding ng aming bahay. Agad ko naman tinignan ang direksyon ng kanyang tinuturo at may nakita akong isang malaking butas
nakasya ang isang tao. Sabi ng asawa ko, parang may kung anong nilalang daw ang bumuta sa dingding at nag-akmang hilain ang kanyang paa. Sinipa-sipa niya ang nilalang na yon habang sumisigaw. At nung napabalikwas na ako, ay bumitiw daw ito at biglang naglaho sa kadiliman. Noong mga panahong yun, hindi pa uso ang flashlight. Kaya dali-dali akong lumabas sa kusina para kunin ang aming nag-iisang gasera. Noong nasindihan ko na ito, ay may naaninag akong isang tao na nakasilip sa siwang ng aming kusina. Dali-dali kong kinuha ang aking itak at lumabas para konprontahin kung sino man ang tao nito. Pagkalabas ko, patakbo akong pumunta sa kanyang lokasyon. Pero wala akong naabutan na kahit sino. Hanggang sa naramdaman ko na lang na mayroong sumunggab sa akin mula sa likuran. At biglang kinagat ang aking balikat. Ramdam na ramdam ko ang pagbaon ng mga matutulis na ngipin. Pilit ko itong inaabot ng aking itak, pero wala akong tinatamaan. Narinig ko na lang na sumisigaw ng tulong ang aking asawa. Napadapa ako sa lupa ng mga oras na yon, habang dinadaganan ako sa likod ng kung anumang nilalang. At kagat-kagat nito ang aking kaliwang balikat. Hanggang sa ilang sandali ay narinig ko na lang na napaungol ang nilalang at biglang umalis. Para itong nasaktan na may kung anong umatake sa kanya. Hanggang sa narinig ko ang boses ni Manong Nardo. Sabi niya, "Dalian mo, tumayo ka. Habulin natin yung kumuha sa asawa mo." Agad naman ako napabalikwas at hindi ko na ininda ang sugat sa aking balikat. Patakbo kong sinundan si Manong Nardo na tumatakbo din patungo sa isang masukal na parte sa likod ng aming bahay. Rinig na rinig ko ang sigaw at iyak ng aking asawa. Buti na lang naabutan pa namin ito ni Manong Nardo. Hila-hila ito ng isang babae. Nung wala na siyang mapuntahan kundi sa isang parte na hindi mapuno, ay kitang-kita ko ang itsura nito dahil sa liwanag ng buwan. Asawa ito ng aming katrabaho, hindi tulad sa ibang mga kwento na nagbabagong anyo ang mga ito. Mahahalata mo lang na nakausli ng kaunti ang mga nguso nito dahil sa mga nagsisilakihang mga ngipin at lahat ng yun patulis. Tumakbo si Manong Nardo papunta sa likod ng babae at ako naman ay nasa harap nito. Nang maisip niya na dihado siya, ay bigla niyang binitawan ng aking asawa at kumaripas ito ng takbo patungo sa kakahuyan sa may paanan ng bundok sa may kanluran. Noong mga panahong yun, ang asawa ko ay nakahandusay lang sa lupa habang umiiyak. Pinakalma naman ito ni Manong Nardo at ako naman ay parang napako sa aking kinatatayuan dahil hindi ako makapaniwala sa aking mga nakita. Sabi ni Manong Nardo, hindi na yun naatake sa gabing ito dahil napuruhan ko ang asawa niya. Tinaga daw niya ito sa likod nung nakita niyang dinadaganan ako at kinakagat ang aking balikat. Habang inaatake ako ng nilalang na yon, ay ang kasamahan pala nito ay puntirya ang aking asawa. Kaya nahila ito sa hindi kalayuan sa likuran ng aming bahay. Pagkatapos magpaliwanag ni Manong Nardo, ay umuwi na kami. Nakatulala lang kaming tatlo sa loob ng aming bahay habang pinapakalma ang sarili ng dahil sa mga kaganapan. Doon na nagkwento si Manong Nardo. Nagdududa na daw ito kay Pasing at sa asawa nito. Dahil umaga pa lang ay titig na ito kay Luz. Noong una akala ni Manong Nardo ay may malaswang pagnanasa itong si Pasing sa asawa kong si Luz. Hanggang sa hindi kalayuan ay nakita niya ang asawa nitong si Pasing na titig na titig din kay Luz habang pinapahiran ang mga laway nito. Doon nakumpirma ni Manong Pasing na may lahing aswang ang mga ito. Kaya nung gabi na nagsalo-salo kami at umuwi na ang lahat pagkatapos ng inuman, ay may parang kung ano ang tumutulak kay Manong Pasing na bumalik sa bahay namin. At doon nga
naabutan niya akong inaatake ni Pasing. Buti na lang daw, hindi siya ito napansin, kaya tinamaan niya ito sa likod. Kinaumagahan din noon, Mix J, hinatid ko ang aking asawa sa aking mga magulang para doon muna ito mamalagi hanggang sa mga anak siya. Simula din sa araw na yon ay hindi na nagpakita si Pasing at ang asawa nito. Tumagal pa ako ng ilang taon sa pagtatrabaho doon sa rancho dahil mabuti ang aking mga amo. At simula din sa araw na yon ay naging matalik kaming magkaibigan ni Manong Nardo. Greetings mga Migs! Ayan, napakagandang kwento. So meron akong opinion dito ah. Mas okay talaga na meron tayong pangontra. Hindi naman sa maniniwala tayo agad sa sabi-sabi ng ibang tao. Pero mas mabuti ng handa. O mas mabuti ng meron tayong kaunting kaalaman kahit hindi pa natin nakikita ng personal kung totoo ba ang mga aswang. Dahil kung naniniwala tayo na totoo ang Diyos, syempre, totoo din ang kalaban ng Diyos.